Kumusta mga kabasketball? Ito ang Super Quiz TV. Pag-uusapan natin ngayon, Gilas Pilipinas latest update. Nakabalik na ang ating Gilas Pilipinas team galing sa nakakapagod na kampanya para sa Olympic qualifiers. Magpapahinga lang sila sandali pero babalik agad sa practice in 3 weeks time para maghanda naman sa FIBA Asia Cup sa Jakarta, Indonesia. At expected na lahat sila ay magka-quarantine muna as per government protocol. At pagkatapos nga ng short vacation ay balik kalambabol uli ang ating Gilas team. Ang FIBA Asia Cup ay nakaschedule sa darating na August 21 to 28. So napakaikling panahon lang niya mga kabasketball para sa kanilang preparation. And talking about FIBA Asia Cup mga kabasketball, marami ngayong mga nagtatanong kung ano bang mangyayari sa lineup ng ating Gilas Pilipinas matapos ang Olympic qualifying tournament. Dahil marami nga mga naglalabas ang balita na posibleng kumuha ang Gilas team ng mga players sa pro para sa darating na FIBA Asia Cup. Ang ilan nga sa mga pangalan na lumabas ay itong sina Japit Aguilar, RR Pugoy, Paul Lee, at habang sa Gilas Cadets ay sina Alin Bulanadi, Thirdy Ravena, Kobe Paras, Dal Panopio, Ray Suerte, Dave Ildefonso at ito ang si AJ Edu na nagsabi na gusto niya uling makapaglaro dito sa ating Gilas Pilipinas. Samantala tungkol dyan, sinabi naman ni Coach Tab Balvin na wala pa sa kanya yung desisyon tungkol sa magiging lineup ng Gilas Pilipinas para sa darating na FIBA Asia Cup. Sinabi lang ni Coach Tab Balvin na ang SBP officials at ang mga basketball stakeholders ang magdidesisyon tungkol dito. Sinabi ni Coach Tab na committed pa rin maglaro si Kai Soto para sa darating na FIBA Asia Cup pero yung final rosters mga kabasketball ay nakadepende pa rin dito nga po sa SBP officials. Pero ang pagkakalam natin mga kabasketball after ng OQT or qualifying tournament ay babalik na yan si Kai Soto sa Australia para maghanda sa muling pagbubukas ng NBL season. At magpa-practice na nga po yan kasama yung kanyang team na Adelaide 36ers. At kinumpirma mismo yan ni Kai Soto sa isang interview nung dumating siya dito sa Pilipinas para humabol dito nga po sa practice ng Gilas. Kaya lumalabas nga mga kabasketball, posible talaga na magkaroon ng changes dito sa lineup ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup. At malalaman natin yan ha, at kung sino nga yung mga posibleng mapalitan o makat dito sa lineup. Sinabi pa ni Coach Tab na may mga tanong na hindi niya pa masasagot ngayon at ang SBP lamang ang pwedeng sumagot ng direkta. Sabi niya ay kung meron silang ibang mga katanungan ay pwede na lang tanungin ng direkta itong SBP. Ayon po dito kay Coach Tab Baldwin. Pero logically ha, si Kai Soto mawawala na yan dyan at kailangan nilang humanap ng isang big man na pwedeng makasama ni Ange Kwame para sa center position at maging kapalitan. So yun nga yung isang magiging kulang natin mga kabasketball dito sa Team Gilas na dapat punan itong center position na maiiwan possibly nitong si Kai Soto. Dahil sigurado naman itong si Dwight Ramos by that time mga kabasketball pwede na yung makapaglaro dito at makakabalik na sa Team Gilas. At syempre kabasketball alam naman natin mahigpit itong si Coach Tab pagdating sa practice at ayaw nito nang nalilate. So dapat talaga yung kayang mag-commit sa Gilas at pwedeng mag-fit dito sa system ni Coach Tab yung pwedeng pumalit dito kay Kai Soto. Sa aking opinion mga kabasketball, ang nakikita ko rito na pwedeng ipalit ng Gilas dito kay Kai Soto ay itong si AJ Edu. At maging kapalitan itong si Ange Kwame sa center position. At pwede rin silang pagsabayin dyan itong si Coach Tab. Pero sana nga lang ay okay na itong si AJ Edu dahil sinabi naman niya na meron siyang constant communication dito sa SBP at sa Gilas team. At meron din siyang iniinda na injury. Pero last interview ay sinabi niya na okay na naman siya at yung recovery niya dito sa kanyang injury at willing siyang maglaro dito sa ating Gilas Pilipinas mga kabasketball. Sa ngayon ay naglalaro itong si AJ Edu sa US NCAA College sa koponan ng Toledo Rockets. Kaya abangan natin yung magiging development ng Team Gilas at yung ilalabas nilang 15 or 20 man pool
para sa darating na FIBA Asia Cup, mga kabasketball. So in 2 weeks time, mga kabasketball, pag nakita nating nagsimula na yung practice nitong ating Gilas Pilipinas, ay makikita natin dyan kung sino-sino yung mga nasa lineup nitong Gilas Pilipinas ni Coach Dab Baldwin, mga kabasketball. At ikaw kabasketball, pahay ka ba na kumuha pa ang Team Gilas ng reinforce sa PBA or okay na mag-stick na lang dito sa Gilas Cadets na na-drop nila? At okay ba sa inyo na si AJ Edo na lang yung pumalit dito kay Kai Soto na may height din na 6'10"? So mataas-taas din yan, mga kabasketball, yung height niya na 6'10". At pwedeng-pwede niyang mapunan itong may iwang pwesto nitong si Kai Soto at maging katulong dito ni Ange Kwame sa center position. Mag-iwan ng comment, like, share, and subscribe. This is Super Chris TV.